Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sa palagay ko marami tayong matutulungan ng mga kababayan na makakarating ng Europe. Kaya kung sino man ang mga nasa Pilipinas, nasa Hong Kong, nasa Taiwan, Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi at Singapore, kayo ay pwedeng mag-apply sa job hiring na ito. Pero syempre, sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Europe, ang pinaka-importante, alam nyo naman, dapat meron tayong financial kasi hindi makakapag-start ang inyong application kung wala kayong hawak na pera. Lalong-lalo na kailangan kasi magbibigay ka agad ng initial payment para ma-process ang inyong working permit. Naiintindihan ko naman na hindi ganoon kadaling hanapin ng pera. Huwag kayong mag-alala dahil itong i-refer ko sa inyo ay matagal nang nagpapaalis. At kung napanood nyo ang mga previous video ko, matagal na kasi marami na rin akong na-refer sa kanya at naandito na sila sa Europe. Kaya lang, unfortunately talaga, may mga time kasi nangyari na may mga applicant kasi din na hindi nakaalis. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Poland ay naghigpit na. Kaya yung ibang mga naging applicant niya na papunta ng Poland ay hindi nakaarating kasi nga na-expired na ang working permit dahil sa napakahirap ng draw. Alam mo yung bunutan tapos hindi mo alam kung ano ba ang nangyayari sa embassy kung ayaw na ba talaga magpapunta ng mga Pilipina o mga applicant papunta ng Poland. Sana ay naintindihan nyo. Naniniwala din naman kasi ako na may tamang panahon kasi magkukwento muna ako saglit kasi nga ako ay dating nag-a-apply din talaga ako ng ilang beses na akong na-scam sa papunta ng Canada kaya lang hindi ako natuloy. Alam ko na will ito ni Lord na hindi ako makarating ng Canada kasi meron akong magandang future na naghihintay sa akin dito sa Spain. Kaya yon, kaya pala hindi ako nakarating ng Canada dahil pang Spain ako. Sana ay naiintindihan nyo ang point ko na if ever yung iba ay nag-fail sa kanilang application, katulad nga noong mga nauna na nag-apply papunta ng Poland at hindi nakalis, baka meron kayong mga bagay na dapat pang aasikasuhin at may inihahanda pa si Lord para sa inyo. Kaya kung sino sa inyo ang interested mag-apply, ang sinasabi ko sa video na to ay ang isang agent na si Sister Glo. Siya yung pwede nyong apply yan if ever na gusto nyong makarating ng Europe. At ang hiring na ito ay papunta ng Lithuania at Croatia. Yan nga, tulad ng sabi ko, kung ikaw ay nasa mga bansa na to, pwedeng-pwede ka mag-apply. Hong Kong, Taiwan, Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi, Singapore at Pilipinas. At ang age limit ay 23 years old hanggang 55 years old. Kaya napaka laki ng bracket, kaya napakaganda kasi mas marami tayong matutulungan. Yung iba kasi yung mga job hiring ay hanggang 45 years old. Samantalang ito ay tumatanggap sila hanggang 55. Kaya sana marami tayong kababayan ang makarating ng Europe sa pamamagitan ng hiring na ito. Ayan, ang job hiring doon ay factory worker, food delivery, janitor and janitress sa isang hotel. Ayan, marami kayong pamimilian. Ang estimated months of process ay 6 to 8 months, hindi ganun katagal. Pero syempre, don't expect na lang para hindi kayo masaktan. Maglagay na lang kayo ng bracket ng 1 year para sigurado. Ang start ng counting, syempre, ay kung kailan ka nag-start ng iyong application. Siguro ay kung kailan ka nagbayad. Kasi syempre, hindi porke nag-inquire ka, tapos nagpasa ka na. Mag-i-start yan sa palagay ko lang ha. Mag-i-start yan kapag nakapagbigay ka ng first payment. Then, process of working permit o yung tinatawag na job order ay 4 to 5 months. Then, if meron na kayong working permit sa in-applyan nyo na bansa, kung ito man ay Croatia or Lithuania, i-inform kayo kung na-release na ang inyong papers o yung inyong job order. At isi-send ito sa address kung saan ka naroroon. Ayan. Tapos, ang next step ay syempre visa appointment. Kapag meron na kayong working permit,
never meet, syempre i-schedule na kayo sa inyong visa appointment or sa personal appearance nyo sa embassy kung saang bansa kayo mag-a-apply. 1 to 2 months ang waiting until your visa is granted. Ayan, within 2 months, magkakaroon ka na ng visa. Then, ang final step, pasikasuhin ang iyong plane ticket and other documents and get ready for your flight. Ayan, di ba? Bongga, makakalis ka na at makikisilayan mo na ang Europe. Sinasabi dito na we can process your documents in your prospective country where you are now. Ayan. Outside Philippines, no need to go back in our country to process your documents. Kaya kung nasa ang bansa ka, pwedeng-pwede kang mag-apply. I-assist ka ni Sister Glo. Mamaya, ibibigay ko, ilalagay ko sa screen na to kung ano ang kanyang Facebook at saka ang kanyang Facebook page. Regarding sa expenses, pasensya na kayo kasi hindi ko masasabi ang exact amount kung magkano lahat ang gagastusin nyo. Pero ito ay mas mababa sa ginastos ko nung nag-apply ako papunta ng Poland. Ito ay 350 yung ginastos ko. Mas mababa doon ang medyo malaki-laki. Hindi naman masyadong malaki. Basta mababa sa 350. Ayan. Tapos, alam nyo naman na yung ibang mga nag-apply papunta ng Poland ay gumastos talaga ng malaki. Nasa 300 pataas ang kanilang ginastos. Basta hindi ganoon kamahal katulad ng sa Poland. Then, all package na yun na, included na doon ang plane ticket, basta lahat na doon, kasama na, pasensya na lang talaga, hindi ko masasabi dito. Okay, mag-alala, if interested kayo, i-message nyo na lang si Sister Glo at kayo ang mag-usap. At ang pagbabayad dito ay 3 gifts, kaya maganda. Ang unang payment, medyo malaki ng konti. Kailangan mo, halimbawa, napanood mo ang video ito, tapos gusto mo talaga mag-apply, interested ka talaga, kailangan meron kang 70,000. Medyo malaki talaga, medyo mabigat. Ilang buwang sahod yan. Ayan, 70,000 para sa down payment. Ito ay para sa processing of your documents o yung working permit. Alam nyo naman, yung sa mga may idea o nakapanood ng mga previous video ko na papunta ng Poland, meron talagang processing fee. Ito, syempre, lahat ng application ay may processing fee at hindi uusad ang inyong application ng hindi nagbabayad. Kaya kailangan talaga, meron kayong ready na ang inyong pangbayad sa inyong processing fee. Tapos, if may working permit na ipapadala sa'yo, need mo naman magbayad ng second payment. Ayan, once na meron na kayong working permit, na ipadala na to sa'yo kung saan location ka man naroon, dapat ready na ang iyong pang second payment. Mas mababa na ito doon sa first payment mo. Ayan, pasensya na kayo, hindi ko talaga mabanggit dito kung magkano talaga ang gagastusin. Binanggit ko lang talaga yung first payment kasi importante yan. Kasi paano, para alam nyo na rin kung magkano yung kailangan yung ready ka agad. Yun namang 70,000 ay mga, depende kung, hindi kasi natin masasabi kung matagal ba darating ang working permit nyo. Syempre, mas maganda yung mabilis para mabilis kayong makaalis. Huwag kayong magalala kasi kikitain nyo din naman yan. Ganun talaga. Parang business yan. Kailangan nating mamuhunan. At ito naman ay para sa ating pangarap. At alam nyo ba, sa totoo lang, once na naandito na kayo sa Europe, depende rin kasi sa tao yan. Pero marami sa mga kababayan natin, ang sigurado ko, mas nanaisin nilang mag-stay dito at dito na tumanda sa Europe kasi napakaganda ng Europe. Pwede kang mag-travel sa kahit saang bansa dito kasi as long as may visa ka kung saang bansa ka naroroon, kung residente na doon, napakaganda. Maraming qualities ang advantage ng pagtira dito sa Europe kaysa sa Pilipinas. Hindi ko naman ganun ibinababa ang ating bansa, pero masyado pa talaga, pero napakalaki talaga ng pagkakaiba. Ayan. Then, yun nga, para ito, yung second payment nyo
naman ay para ito sa arrangement of your documents to send in the embassy to get a visa. Ayan. Ito naman, ayun nga, para maasikaso na yung inyong visa. Kapag na-release na yung visa nyo, need nyo naman bayaran yung last payment or balance sa total expenses ng inyong application. Ayan. Siyempre, kapag nagkaroon ka na ng visa, hindi ka naman makakalis ka agad. Kailangan mo munang bayaran ang kakulangan doon sa total ng gastos ng iyong application. At hindi pa rin maire-ready ang lahat ng dokumento mo para ikaw makaalis. Kailangan mo munang magbayad. Kapag nakapagbayad ka na, saka pa lang i-arrange ang date ng iyong flight at isiset lahat ng documents mo na kailangan. Ang hiring sa Lithuania ay factory worker. Ito ay 2 years contract. Malaki ang sahod. At ito ay biscuit factory or cheese factory. Gagawa ako ng separate na video regarding sa dalawang job order na to papunta ng Lithuania. I-discuss ko lahat ng information regarding sa job hiring na yon. Tapos, sa mga interested mag-apply, pakicontact na lang si Sister Glo Guaniso. Siya isang agent. Marami na siyang napaalis. Yung iba ay naandito na sa Madrid, yung iba ay nasa France. At kung napanood nyo yung video ko na umaten ako sa kanyang birthday sa isang park na andun, kasama namin nag-celebrate ng kanyang birthday ang lahat ng kanyang aplikante. Yung iba ay hindi pa nakarating. At yun nga, may mga na-interview ako doon. Mag-join na rin kayo sa kanyang Facebook group na Online Processing Assistant to Work in Europe. Ayan, para makita nyo yung mga pinupost niya doon. Ito ay private, kaya antay na lang nyo na kayo ay ma-approve. Ayan, tapos si Sister Glo ay medyo busy dahil siya ay nagtatrabaho din. Katulad ko, nagtatrabaho din siya sa bahay. Kaya antayin nyo na lang ang kanyang reply. Kung medyo matagal, antay-antay lang kasi ang pag-a-apply talaga ay kailangan ng pasensya. Lalong-lalo na if ever na magme-message kayo sa kanya, ayan ay nasa spam or nasa request message. Mas maganda mag-friend request na rin kayo para mas mabilis niyang makita if ever. Si Sister Glo nga pala ay naka-base din dito sa Madrid, Spain. Minsan nagkakasalubong kami kaya lang sa sobrang busy at may kanya-kanya din talaga kami mga activity sa buhay ay nag-hi hello na lang kami sa daan. Tapos bye-bye na. Next time na lang ulit. Ayan. Then, ang mga requirements na kailangan ay syempre yung scan passport mo, yung first page with picture, and all pages na may stamp ng inyong passport. Ayan. Kaya kung sino ang interested, mag-message na kayo kay Sister Glo. Samantalahin natin ang pagkakataon na may mga ganitong job hiring kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ito magtatagal. Kasi nga, maraming mga pasaway. Kaya sana ang pakiusap ko sa mga kababayan natin na makakarating ng Europe kung pwede, ay tapusin nyo ang inyong kontrata o kaya naman magpaalam kayo ng maayos sa inyong company para hindi naman magkaroon ng problema ang ating mga susunod na applicant papunta ng Europe. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at pakiantabayanan nyo na lang ang susunod kong mga videos regarding sa mga job hiring papunta dito sa Europe. Ayan, maraming salamat at syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick mo naman na ang subscribe button at syempre para ma-notify ka na may bago akong videos, i-click mo na ang bell button, pakiclick nyo na rin naman ang like. Ayan, maraming salamat at kung meron kang katanungan, i-comment mo na yan sa baba. Paalam!